para sa akin si Vico. Vico? Siyempre si Vico. Bakit naman po si Vico? Obi siya. Sino ang mayor mo? Si Iyo or si Vico? Wala pa po. Ah, wala. Sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Wala ba si Mayor Bobby dyan sa choice? Wala ba si Mayor Bobby dyan sa choice? Gusto ba? Sama ko. Sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Bebe ko! What's up mga TVnetics? Welcome back to my channel and for our today's video, nasa episode 4 na nga po tayo ng Pasig Survey Local Election 2022. At sa pagkakataong ito, naandito tayo sa Barangay Kanawaan upang tanungin ang bawat isa sa kanila ng sinong mayor mo. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Nandito po kayo sa Kern TV Pasig Survey Local Election. Okay, dahil kilala na po natin ang tatakbong mayor sa susunod na halalan at kung bukas ang eleksyon. Sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Vico! Bakit naman si Vico po? Kasi nasa kanya na lahat eh. Paano mong nasabing nasa kanya na ang lahat? Kumbaga sa ano eh, kaya bago siya pero alam niya na lahat kung ano problema ng ano natin, lungsod. Ano-ano ba yung mga programa ang ginawa ni Vico ngayong nakaupo siya sa as mayor? Madami, lalo na sa pandemic. Kasi yung, yan ang pinakamalaking problema na hindi natin inaasahan, pero nabigyan niya ng solusyon. Ano yung mga solusyon na naibigay niya? Yung tumatak sa isip mo po? Number one, yung ayuda na bigla niyang ibigay na kaagad. Patulad na ayuda na nagbigay siya ng mga ano goods, mga grocery, bigas, ganyan, at saka yung financial needs ng mga tao. Kaya naman sa 2022 election, sinong mayor mo? Vico! Kayo po ay nandito sa Pasig Survey Local Election sa Kern TV Channel. Sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Para sa akin, gusto ko talaga si Iyo kasi... Ah, si Iyo po ang napili ninyo? Opo, okay. Si Iyo. Bakit po si Vice Mayor Iyo po? Dahil ano na rin siya, hubog na rin sa karanasan. Mm. Una, naging counselor siya, ilang term din. Tapos ngayon, Vice Mayor. Eh, gusto ko sanang maranasan naman kung si Iyo Caruncho ang mananalong mayor. Ah, gusto mo naman maranasan po yung kanyang administrasyon kung siya ay mananalong mayor. Opo. Ilang taon na po ba kayo dito sa Pasig? 30 years po. May na-experience na rin po ba kayo sa mga kamag-anak ni Vice Mayor Iyo na namuno din dati? Opo. Sino po yung isa sa mga kamag-anak niya? Si Lorna Bernardo. Kaano-ano po yun ni Vice Mayor Iyo? Alam ko kamag-anak niya rin. Aside doon, kasi di ba parang nagkaroon din tayo ng mayor na Caruncho? Opo, din? Opo, opo. So dahil blood related, so na-experience rin po ba yung administration nila? Hindi na po, kay Raimundo na po ako, kay Mayor Raimundo ako nung una akong natira dito sa Pasig. So hindi ko na naranasan yung kay Caruncho. So bali kay Raimundo na. So tapos... kay Eusebio na, sa tatay, tapos sa nanay, tapos kay Mayor Bobby, tapos sa asawa niya. So sa mga nagdaang panahon, nakita ko naman yung ano ni Iyo na okay naman siya. Kaya gusto ko si Iyo. Kaya sa darating na halalan 2022, sinong mayor mo? Si Iyo Caruncho po. Ayun. Maraming salamat po! Bipa ko eh. Okay po. Ayan. Magandang araw po, ma'am. Uy, nalapit ako. Magandang araw po. Magandang buhay. Ayun. Oh, ay, Tita Carla. Tita Carla. Magkasing katawan lang. Okay po.
Okay po. Kayo po ay nandito sa Kerr TV Pasig Survey Local Election. At kung bukas na po ang eleksyon, kilala na natin kung sino ang mga tatakbong mayor dito sa Pasig City. Ang tanong ko sa iyo, sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Debeka! Ha? Debeka! Si Debeka! Bakit naman si Vico po ang napili ninyo? Sa loob ng ilang years na ako dito, parang 9 years na ako dito. 9 years na ako dito, nung si Vico yung umupo, naramdaman ko yung kanyang presensya. Anong klaseng pagpaparamdam ang ipinaramdam sa'yo ni Vico? Oh, wala namang hipo. Hindi, ano ang proyektong tumatak sa iyo na ginawa ni Mayor Vico? Bakit siya ang napili mong mayor sa susunod na election? Para sa, hindi na. Oh, sige, sabihin ko na lang din. Kasi yung ayuda, yung paano, yung pamaskong handog, bahay-bahay kasi. Yung mga nakarang kasi hindi ako nakatanggap kahit isa. Talaga? Totoo ba yes. yan? As in, yung pamaskong handog, house to house na ibinibigay sa inyo? Yes, sa akin. Nakailang taon na ba yun? Taka 2 years. Oo, naka-2 years. Aside doon sa pamaskong handog na yun? Yung parang, ano, parang kahit papaano, parang napagaan ang pag-ano ko, pag pumunta ka ng, hindi na ganun galaki yung ano, yung... Anong yung, ano? Yung sidula! Ah, yung sidula? Oh. Maliit na yung kuha mo ng sidula? Oh, yes! Aside sa pagkuha mo, ano pa yung mga proyekto na, masabi mo talaga na, na tumatak sa isip mo. Kahit papaano din, ngayong online, ano yun, online? Online class? Online class, oo nga. Nung online class, nagkaroon ako ng ginawa. Siyempre, hindi ko na kailangan bumili ng gadget. Wala naman kaming pambili ng gadget. Nung nag-provide ng ganun si Mayor Vico, edo siyempre, ang saya-saya. Ilan po ba ang mga estudyante mong nag-aaral? Ay, isa pa lang naman. Mukha lang po yung mga anak ko. Isa pa lang yung anak ko nag-aaral. Pero nakatanggap ka ng tablet sa kanya. Opo. Ganun. So, anong ginhawa ang naidulot sa'yo yung nagkaroon ng tablet ng anak mo sa online class? Bukod sa naka-save ka na ng malaking halaga. Tapos, yung anak mo minagamit araw-araw, pati ako nagkaselfie na rin. Okay, ano naman ang masasabi mo kay Mayor Vico ngayon? Mayor, ang gwapo mo! Kaya naman, sa 2022 election, sinong mayor mo? Si Teleco! Thank you po! Magandang araw po, ma'am. Taga-Kalawaan din po kayo? Yes po. Okay. Ngayon, nandito po kayo sa Kerr TV Pasig Survey Local Election. At dahil alam na po natin ang tatakbong mayor sa susunod na halalan 2022, at kung bukas ang halalan na yon, sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Wala ba si Mayor Bobby dyan sa choices mo? Gusto mo ba isama ko? Okay. Anyway, doon sa dalawa, sino ang mayor mo? Para sa akin, since wala si Mayor Bobby sa choices mo, sige, Vice Mayor Iyo na lang ako. Oh, ngayon, ang tanong ko naman, bakit po si Vice Mayor Iyo ang iyong napili? Siguro kasi kung compared sa kanilang dalawa, is mas lihiti mong taga-Pasig si Iyo. So, yung concern niya sa city and sa mga tao sa Pasig, siguro naman mas okay. So, mas sincere, yun. Yung right word siguro is mas sincere. Ayun. Ano-ano po yung mga proyektong na-experience mo nung konsihal si Mayor, si Vice Mayor Iyo at ngayong siya ay Vice Mayor na? Yung tumatak po sa'yo na mga proyekto po niya. Isa ako sa naging beneficiary niya kasi naghanap siya ng mga pasyente na mga diabetic. Yung mga ganun. So, isa ako sa nag-comment dun sa FB page niya. Yun nga, kung saan naghahanap siya ng mga mabibigyan ng konting ayuda. Katulad ng sige, bigas, yung mga ganun lang ng mga kalilit na bagay. Pero yung mga bagay niya kasi, mas ma-appreciate mo. Kasi, dun sa estado nila, tapos maghahanap sila ng mga tao na nangangailangan. So, napakalaking ano nun. Napakalaking puntos mo. Kaya naman sa halalan 2022, sino ang mayor mo? Si Iyo Caruto! Okay, salamat! Yo, magandang araw po. Taga saang barangay po kayo?
Kalawaan. Okay, Barangay Kalawaan. Ngayon na, andito po kayo sa CUR TV Pasig Survey Local Election. Ang tanong ko sa inyo, kung bukas na ang halalan at kilala na natin kung sino ang tatakbong mayor dito sa Pasig City, sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Si Iyo. Bakit po si Vice Mayor Iyo ang inyong napili? Eh kasi ever since naman na ako'y naging botante, talagang kilala ko na si Iyo. Opo. Yes. Ano po yung mga proyekto ni Vice Mayor Iyo ang tumatak po sa inyo kung bakit siya po ang inyong napili na maging mayor sa Halalan 2022? Kasi bilang homeowners kami, every time lalapitan namin siya, napakadaling lapitan eh. And then yung sports. Opo. Talagang sa sports, maaasahan namin siya. Kayo po ba ay may mga anak na? Hindi. Oo, may anak ako. Opo. Pero kasi nga, bilang kasama sa opisyalas ng homeowners, kami yung laging pumupunta sa City Hall. Opo. Yung about po, nabanggit nyo kasi yung about sa sports. Kasi para mas maitindihan din ng ating mga Pasigueño kung para saan yung sport po na nasabi po ninyo? Hindi, para sa mga kabataan. Every time hinihingi kami ng tulong sa kanya regarding sa anong gagawin ng mga kabataan, talagang willing siya to help. Wala pa itong pandemic ng mga wala panahon pa na yun, no? Before pa yan. Before pandemic pa yan. Okay. We're talking about years before pandemic. Kasi para sa iyo talaga, nakita mo talaga yung mga trabaho na ginawa ni... Saka ever since nakikita ko na siya sa Pasig. Yes. Kaya naman sa 2022 halalan, yun, isigaw mo, sino mayor mo? Iyo, Caruncho. Yun. Magandang araw po, tita. Yes. Kumusta po kayo? Okay lang. Taga saan barangay po kayo? Kalawaan, Pasig po. Ayan, okay. Nandito po tayo sa CUR TV Pasig Survey Local Election. At kung bukas na nga po ang halalan, dahil alam na nga po natin kung sino ang mga tatakbong mayor dito sa Pasig City, sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Para sa akin, si Iyo. Bakit po si Iyo ang inyong napili? Sa pagkakaano ko kasi, although hindi ko naman masyadong nakita yung term niya kasi nag-upload po ako noon, pero nakikita ko naman po na sa naka-focus siya sa kabataan eh, sa mga kabataan. Oh. O kayo po ba ay may anak na ngayon? Yes, po. Na ano din? Kung nalili niya kasi si Vice Iyo sa sports, no? Yes, mga sa basketball. May mga na-interview nga po akong mga magulang din na talagang siya daw po ay nakatutok sa kabataan. Ano-ano po yung mga proyekto na tungkol sa kabataan po ang tumatak po sa isip ninyo na ginawa po ni Vice Iyo? Mostly po sa sports po siya eh. Ganun eh. Mahilig siya sa mga laro, sa mga sa games, mga ganyan. Yung anak ko nga, minsan nakaka-join sa mga pa-games niya ng ano, sa basketball, ganun po. Noong mga time to na hindi pa pandemic, no? Opo. Yun. Nagkakaroon siya ng mga pa-games dito sa barangay namin. Yun, ganun po. Yun, sana matutukan niya kabataan. Okay. Kaya diba naman po? Sa 2022 halalan, ang mayor mo ay si... Iyo, Caruncho, siyempre. Okay, salamat, tita. Kamusta po kayo? Mabuti pa naman. Okay, taga saang barangay po kayo? Barangay Kalawaan. Ayan, ngayon, nandito po kayo sa CUR TV Pasig Survey Local Election, Barangay Kalawaan Edition. Kung bukas na ang halalan at kilala na natin kung sino ang tatakbong mayor dito sa Pasig City, sinong mayor mo, si Iyo or si Vico? Iyo, Caruncho. Bakit po si Vice Mayor Iyo, Caruncho, ang iyong napili? Kasi kumbaga, yung nuno niya, matagal na nanunukulan dito sa Pasig. Yung mga ninuno niya, yung way back, taon-taon na nanamuno din dito sa Pasig. Siguro, kaya naman din ngayon gampanan yung ginawa ng katad ng lolo niya. Uh-huh. Sakali siya magiging mayor ng Pasig. Sino po ba yung lolo niya na dati na ding tumakbo dito sa Pasig? Si Mayor Caruncho. Emiliano Caruncho. Ay, iba'y tanda-tanda pa. Yes. Mukhang follower ka talaga ng mga Caruncho. Ano? Okay. Ngayon, ang tanong ko naman sa iyo ay, ano ba yung mga proyektong nagawa ni Vice Iyo na tumatak mismo sa sarili mo, ha? Kung bakit siya ang gusto mong maging mayor naman sa susunod na eleksyon? Para sa akin, magsaano siya sa sports eh, sa mga kabataan. Mm. Hindi siya talagang nakilala din sa Pasig. Para sa iyo, kamusta naman ang pagiging leader ni Vice Mayor Iyo? Para sa akin, okay naman yung mga nagawa niya. Para sa amin, ha? Okay sa amin. Kaya naman, sa Halalan 2022, ang mayor mo ay si... Iyo Caruncho. Okay, salamat!
Tita!